Part 9. Matamang pinagmamasdan ni Badette si Lizelle habang nasa isang likod ng puno. I will let you enjoy your husband. Pagkatapos niyan ay mawawala ka na sa mundong ito. At sisiguraduhin kong mapapasakin si Chris. Bulong niya habang hindi inaalis ang kanyang tingin sa magkakaibigan na nagkakasiyahan. Pagkuway nagdesisyon na siyang umalis para maplano na niya ang kanyang gagawin. Sa oras na mapasakamay na niya ang babaeng umagaw sa lalaking pinakamamahal niya. Samantala, Cupcake ko, uminom ka muna ng tubig na malamig para mabawasan ang init ng ulo mo. Kayo kasi, ba't niyo ba pinagtutulungan ang asawa ko? Sitan ni Chris, kila Nadia at Annie, na natatawa pa rin kahit hindi na maipinta ang mukha ni Lizelle. Ayoko niyan, gusto ko'y buko juice. Nakangusong sambit ni Lizelle na ikinakamot naman ang noon ng kanyang asawa. Ay, Cupcake, pwede bang iba na lang? Hindi kasi ako marunong umakyat sa puno ng nyog eh. Kakamot-kamot na tumingin sa gawin ni na Gerard at Josh, si Chris, na tila nagpapasaklolo pero sumipo lang ang dalawa, sabay baling ng tingin sa ibang direksyon. Mga walang silbing kaibigan. Rinig niyang bulong nito habang tinitingnan ang isang puno ng nyog sa hindi kalayuan. Ayaw naman niyang pahirapan ng kanyang asawa, pero hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na hindi matakam sa buko juice. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit gustong gusto niyang tikman ang mga pagkain ayaw naman niya dati. Cupcake, okay lang yon. Kung hindi mo kayang ibigay ang gusto ko, matutulog na lang ako sa kwarto natin. Sige ah, maiwan ko muna kayo. Matutulog na lang ako. Mabilis siyang tumayo sa kinauupuan niya at saka hinalikan sa pisngi ang asawa bago umakyat sa ikalawang palapag ng rest house kung saan sila ni Chris nakasalukuyang tumutuloy. Samahan na kita, Cupcake. Inaantok rin ako eh. Sige guys, maiwan muna namin kayo. Paalam nito sa kanilang mga kaibigan at saka siya inakbayan patungo sa rest house. Pagdating nila sa kanilang kwarto ay nag-shower muna siya at saka nagbihis ng komportabling bestida at saka nagpatuyo ng buhok. Cupcake, sabihin mo nga, buntis ka ba? Bahagya siyang natigilan sa kanyang ginagawa at hinarap si Chris na nakaupo sa tabi ng kama habang may kung anong tinitingnan sa cellphone nito. Hindi ko alam, Cupcake. Ba't mo naitanong? Tanong niya dito, saka muling ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa at saka iniabot ang hairbrush na inihagis sa kanyang tabi ni Chris. Kahit hindi niya sabihin dito'y alam na nito ang mga kailangan niya pagkatapos niyang maligo. Bagay na hindi naman niya sinasabi dito simula nang ikasal silang dalawa. Bakit hindi ka mag-pregnancy test para malaman nating dalawa kung bakit ka nagkakaganyan? Ayoko namang umasa sa wala. You know, having my own child is one of my biggest dreams, right? Bahagya siyang tumango at ngumiti dito. I know, Cupcake, pero wala naman akong pregnancy test na dala. Saan ako kukuha? Malungkot niyang tanong dito na ikinatawa naman ito, sabay wagayway ng isang piti at iniabot sa kanya. Try it. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Kasi may mga sintomas ka ng isang buntis. Okay, wait. Saad niya dito bago kinuhang piti at pumasok sa loob ng banyo kung saan niya isinagawa ang pag-test sa urine niya. Naghintay pa siya ng ilang sandali para sa resulta ng kanyang test. Nang inakala niyang sapat na ang oras para malaman ang resulta, ay pikit mata niyang dinampot ang piti at saka siya dahang-dahang nagmulat. Naluluha pa siya nang makita ang resulta ng kanyang piti habang pinagmamasdan na yon. Cupcake! Sigaw niya na dahilan ng paghangos ng kanyang asawa papasok sa loob ng banyo. What happened? Bakit ka ba sumisigaw? Tanong nito na halatang gulantang dahil sa ginawa niyang pagsigaw. Inabot niya dito ang pregnancy test na ikinangiti naman ito nang makita ang resulta. You're pregnant? Tanong nito na mabilis niyang tinanguan habang ito naman ay palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa hawak nitong piti. Thanks God! Magiging daddy na ako! Thank you, Cupcake! Finally! Magiging isang buong pamilya na tayo! May daddy, may mommy, at syempre may baby! Thank you so much for the wonderful gift ever! I love you so much, and their future kiddo! Natatawa siya habang ito naman ay pinaghahalikan siya sa kanyang mukha. Do you still want buko juice? I will get for you. Aakyatin ko kahit na hindi ako marunong umakyat. Basta masunod lang ang gusto mo. Wag na, pwede naman tayong bumili na lang sa palengke. Dun sa nadaanan natin papunta dito.
ayoko namang mapano ka pa dahil lang sa ginawa mong gusto ko. Punta na lang tayo sa bayan bukas ng umaga para bumili. Sambit na dito sabay haplos sa pisngi nito. Napaisip tuloy siya kung kanino magmamana ng kagwapuhan o kagandahan ng magiging panganay nila. Lizelle! Chris! Sabay silang napalingon sa pinto ng kanilang kwarto nang marinig ang boses ni Nadia sa labas at tila hindi ito nag-iisa dahil may naririnig silang usapan. Napapabuntong hininga siyang tumingin sa kanyang asawa na naiiling naman. Halika na! Baka akala na mga yun eh kung napano na ako dahil sa pagsigaw ko. Pero late reaction naman yata sila, diba? Kanina pa... Wife, halika na! Baka kapag hindi natin sila pinagbuksan ng pinto ay baka maisipan na nilang sirain yun. Oh, wake up, Cake! Istorbo talaga sila kahit kailan. Heist! Reklamo niya habang naglalakad sila palapit sa pinto ng kanilang kwarto. Nang buksan nila yun ay samot-saring emosyon at reaksyon ang nakita nila sa mukha ng mga ito. Nagulat pa siya nang bigla siyang hatakin ni Naani at Nadia, sabay suri sa kanya. Hey, careful naman sa paghatak sa asawa ko. Baka kung mapano yan. Sita ni Chris sa dalawa na kumunot ang noo, sabay tingin kay Chris. Grabe ka, makukunan ba siya kung hatakin namin siya ng ganun? Tanong ni Annie kay Chris. Ang tanong, buntis ba siya para makunan? Nakahalukip-kip na segunda naman ni Nadia habang nakataas ang isang kilay at mataray na nakatingin sa kanya. Here, para naman maliwanagan kayo kung bakit ganitong reaksyon ko. Iniabot ni Chris sa dalawang piti na kanyang ginamit. Akala niya ay iniwan nito yon sa loob ng kwarto nila kanina dahil hindi naman niya nakita na hawak nito yon nang lumabas sila ng kwarto. Congratulations, Liz! Finally, hindi ka baog. May matres ka, Mars! Napapangiwi siyang lumapit sa kanyang asawa at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Naiingayan yata sa atin ang buntis. Sambit ni Nadia kay Annie na natatawa naman. Mukha nga. Uy Mars, congrats ah. Pasensya ka na, excited lang kami para sa'yo kasi magiging mommy ka na din like me. Pero yung isa kaya dito sa tabi-tabi, kailan kaya? Bahagya siyang tumingin sa mga ito at saka nagkibit balikat. At muling isinubsob ang mukha sa dibdib ng kanyang asawa. Tantanan niyo ako ha, hoy kayong dalawa. Bakit ang tahimik niyo? Sita ni Nadia kina Gerard at Josh, natitig na titig naman sa kanilang dalawa ni Chris. Ayon na rin sa kanyang peripheral version. Oo nga naman, Bunchy. Congrats niyo naman ang mag-asawa. Sita ni Annie kina Josh. Bro, another savings account na naman ang bubuksan ko. Pangalawa na to ha. Kailan ba ako magkakaroon ng anak para naman makabawi ako sa inyong dalawa? Tila nagre-reklamo na saad ni Gerard. Ang hanapin mo ay asawa muna, hindi yung anak agad. Sambit ni Annie kay Gerard, kaya bahagya siyang napatingin kay Nadia na bigla na lang natahimik. Hindi ko naman kailangan ng asawa para magkaroon ng anak. Madali lang naman humanap ng babaeng papayag na maanakan kapalit ng pera, diba? So, bakit kailangan ko pang mag-aksaya ng oras para maghanap ng babaeng iiwanan din naman ako sa huli? Bahagya niyang kinurot sa tagiliran si Gerard dahil sa walang preno nitong bibig. Ang sakit nun ah! Woo! Isa pa! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Muli niya itong kinurot sa tagiliran pero hindi niya masyadong nahagip dahil nakalayo ito sa kanya. Oh, mauna na ako sa baba. Naalala ko may tatawagan nga pala akong isang kliyente. Sige ah, congrats ulit sa inyong mag-asawa. Basta! Ninang ako ah. Don't worry. Hahanapan ko agad ang inaanak ko ng perfect ninong. Hindi yung puro ngawa lang ang alam. Sabay-sabay silang nagkatinginan at akmang magsasalita pa sana siya nang biglang umalis si Nadia pababa sa rest house at tanaw nilang pumasok sa rest house nito. Masama ang tingin na ipinukol niya kay Gerard na mukhang wala namang pakialam na bumuntong hininga at nakapamulsang nagpaalam sa kanila. Anong problema nila? Tanong ng kanyang mahal na asawa na mukhang clueless sa mga nangyayari sa paligid nila. May gusto si Nadia kay Gerard. Kaso ang manhid mong kaibigan ay walang prenong bibig. Yun, mukhang nabroken ang Mars namin dahil sa kaibigan mong manhid. Sagot niya dito na ikinatangu naman ito. Hays, mabuti pa'y magpahinga ka na Liz. Masama sa buntis ang nai-stress, lalo na at first time mong magbuntis. Sige na, babalik na kami sa rest house, baka hinahanap na kami ni Easy eh. Iniwan lang namin siyang tulog sa kwarto namin. Tumango na lang siya dito bago tuluyang makalis ang mag-asawa. Kanina pa rin niya napapansin na tahimik lang si Josh
Ganun na rin si Chris. Pero hindi na lang niya masyadong pinapansin dahil baka mas stress lang siya gaya ng sinabi ni Annie kani-kanina lang. Hinatak na lang niya ang kanyang asawa papasok sa kanilang kwarto at sakain nila Kiyon. Ayos na bang lahat? Siniguro niyo bang mag-e-enjoy ang ating panauhing pandangal kapag nandito na siya? Tanong ni Badet sa kanyang mga binayarang mga tauhan na nag-aayos sa kanyang sorpresa para kay Lizelle. Oo naman ma'am, pinaganda namin yan at nilagyan ng mga dekorasyon para hindi pangit ang huling makikita ng babaeng yon kapag pinadala na natin siya sa langit. Nakangiti niyang tinapik sa balikat ang leader ng kanyang mga tauhan dahil sa sinabi nito. Very good! Ngayon, ang kailangan na lang natin ay, syempre, walang iba kundi si Lizelle. O heto ang address ng kasalukuyan nilang lokasyon sa isang farm. Puntahan niyo yon at pasimple niyong dukutin ang babaeng yon. Mag-iingat kayo na huwag mahuli ni Chris kasi may plano ako para mapaamo ko siya at bumalik sa akin. Sige po ma'am, kami na ng mga tauhan kong bahala. Sagot nito sa kanya kaya ngumiti siya dito. Saka ito si Nenyasan na lumakad na. Masyadong sipsip eh. Alam naman niyang pera lang ang katumbas nito. Nang mawala ang kanyang mga tauhan ay lumapit siya sa isang silya na didisenyohan ng mga bulaklak ang paligid habang nakalagay sa isang mini stage. Perfect! Hindi na masama para sa paglisan sa mundong to. Swerte naman ang babaeng yun. May mga flowers pa. Sambit niya habang pinagmamasda ng kabuuan ng silya sa kanyang harapan. Kasalukuyang naglalakad si Lizelle habang tumitingin sa mga sariwang prutas sa isang palengke. Ngayong araw kasi nila napagkasunduan ni Chris na pumunta sa palengke para bumili ng sariwang buko at nagpa-check up na rin siya sa isang clinic na nadaanan nila. Ayon sa doktor na nag-check up sa kanya ay positive na buntis siya at mag-iisang buwan na kaya wala silang mapaglagyan ng saya na mag-asawa. Matagal din kasi bago sila biniyayaan ng Diyos ng magandang regalo sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama na mag-asawa. Cupcake, mauna ka na sa kotse ah. Punta lang ako sa banyo. Don't worry, mabilis lang ako. I love you. Sambit nito sabay halik sa kanyang labi. I love you most, always. Sige na, pumunta ka na para makabalik ka kaagad at nang makauwi na tayo sa farm. Ngumiti siya dito bago ito mabilis na naglakad patungo sa isang public toilet sa loob ng palengke. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay naglakad na siya patungo sa kanilang kotse. Pero hindi pa siya nakakapasok sa loob ay may biglang nagtakip ng kung ano sa kanyang bibig na dahilan ng kanyang pagkahilo na mabilis niyang ikinawala ng malay. Nakangiting naglalakad palabas sa palengke si Chris habang bitbit ang kanyang mga pinamili para sa asawa. Medyo natagalan pa siya dahil sa isang makulit na tindera na bigla na lang siyang hinarang at inalok ng mga paninda nito na puro pumelo naman. Kesa magtagal pa siya ng sobra, kaya nagpa siya na lang siya na bumili ng 3 piraso dito bago siya lumabas sa palengke. Pagdating niya sa kanyang kotse, wala sa loob ang kanyang asawa na nauna na sa kanya sa kanilang sasakyan, kagaya ng napag-usapan nila. Kawawa naman yung babae, no? Wala man lang tumulong para hindi makuha ng mga lalaking nakamaskara. Sa palagay ko, kid na for ransom yun. Mukha kasing mayaman ang babaeng yun at maganda pa. Oo nga eh, makakaawa naman. Rinig niyang usapan ng dalawang babae na nakatayo sa may gilid ng kanyang sasakyan. Miss, anong itsura ng babae? Ganito ba? Ito ba ang tinutukoy niyong babae? Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at pinakita sa dalawang litrato ng kanyang asawa. Oo, siya nga yun. Nakita ko kung paano siya tinakpan ng panyo sa bibig at saka ipinasok sa isang van. Pero hindi ko nakita ang mukha ng mga kidnappers dahil nakamaskara sila. Muli niyang inilagay sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at saka nagpasalamat sa dalawang babae. Kuyom ang mga kamaong pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan at saka mabilis na nagmaneho pabalik sa farm. Pagdating niya sa farm ay agad niyang kinausap ang dalawa na sina Gerard at Josh at sinabi sa mga ito ang nangyari sa kanyang asawa. I'm sure, iisang tao lang ang may kagagawa ng lahat ng ito. It's Badeth, your crazy ex-girlfriend. Puno ng galit na sambit ni Josh habang may tinatawagan sa cellphone nito. Don't worry bro, tutulungan ka namin na babawi ang asawa mo. Sana hindi siya mapano, pati na rin ang ipinagbubuntis niya. Saad naman ni Gerard. Sana nga bro, kung hindi, ako mismo ang kikitil sa buhay ng babaeng yun kapag may nangyaring hindi maganda sa asawa ko at sa magiging anak namin.
Sambit niya habang mahigpit ang pagkakahawak sa isang bagay na nakuha niya sa loob ng kanyang sasakyan. Ang wedding ring ng kanyang pinakamamahal na asawa. Nagulat siya nang tumunog ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Kaya agad niyang kinuha at tiningnan kung sino ang tumatawag sa kanya sa messenger. Halos umusok sa galit ang kanyang ilong nang makita ang pangalan ng kanyang dating girlfriend na akala niya ay matino. Yun pala ay maluwag din ang tornilyo sa utak. Tumingin muna siya sa kanyang mga kaibigan at nang ipakita niya ang screen ng cellphone niya ay tumango ang mga ito at saka siya sinenya sa nasagutin. Hello? My beloved man, kamusta na? Tanong nito sa kanya. Where's my wife? Tandaan mo to, kapag may nangyaring hindi maganda sa mag-ina ko, isinusumpa ko na ako mismo ang kikitil sa buhay mo. Chill! Wala pa nga akong ginagawa sa kanya eh. Tingnan mo, ang ganda-ganda niya sa ayos at saka sa suot niya, diba? Ipinakita nito sa kanya ang kanyang asawa na walang malay na nakaupo sa isang silya na may mga bulaklak sa paligid habang nakasuot ng isang puting bestida. Baka walan mo siya! Ano bang kailangan mo? Bakit mo ba kami pilit na ginugulo? Tahimik kaming namumuhay. Tapos ikaw naman ay walang sawa sa panggugulo. Sigaw niya dito, pero natawa lang ito sa kanya habang hinahaplos ang buhok ng pinakamamahal niyang asawa. Are you willing to be with me? Kapalit ng asawa mo? Bahagya siyang tumingin sa dalawa na sina Gerard at Josh na busy sa mga cellphone ng mga ito na animoy kung ano ang ginagawa doon. Sumenyas sa kanya si Josh at may isinulat sa isang papel na locate na daw ng mga tauhan nilang kinaroroonan ni Nabadeth at Lizelle. Sumenyas siya ng okay sa dalawa na agad tumayo at umakyat sa rest house na kinaroroonan ni Naani at Nadia kasama si Easy. Okay, tell me, where is your location? Para mapuntahan na kita dyan. Basta pakawalan mo ang asawa ko at wag na wag mo siyang makakante kahit na sa dulo ng kanyang buhok. Or else, I will end your nonsense life. Sa halip na matakot ay tumawa lang ito sa kanya. Alright, ititext ko na lang sa iyo ang address namin habang papunta ka dito. See you later! Mwah! Magsasalita pa sana siya pero pinatayan na siya nito ng video call. Let's go bro! Don't worry! Tinawagan ko na mga tauhan natin at sinabihan na mauna na sila. Pero wala silang gagawin hanggat wala pa tayong utos sa kanila. Sambit sa kanya ni Josh. Banshee, mag-iingat kayo. Save our friends please. Sigaw ni Annie habang nakatingin sa kanila sa ikalawang palapag ng rest house na tinutuluyan ng mga ito. We will. Don't worry. Take care of our daughter and our baby. May darating na mga tauhan dito para samahan at bantayan kayo. Ganting sigaw ni Josh sa asawa na alam niyang nag-aalala sa maaaring kahinatnan ng kanilang gagawin. Ayaw man niyang madamay ang kanyang mga kaibigan, pero wala siyang magagawa dahil lang mga ito lang ang pwedeng makatulong sa kanya. Nauna na siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nauna nang magmaneho paalis sa farm, habang nakasunod naman sa kanya ang dalawa. Kaunting tiis lang mahal ko, parating na kami para iligtas ka sa kamay ng baliw na yan. Bulong niya saka ipinaharurot ang sasakyan niya na mabilis namang nasundan ng kanyang mga kaibigan. Hindi na siya mapalagay dahil sa sitwasyon ng kanyang asawa. Nag-aalala siya na baka saktan at pahirapan ng baliw na si Badeth. Kung magkaganon man ay wala na siyang magagawa kung hindi ang iligpit ang babaeng minsan ay minahal niya. Pero hindi niya hahayaan na mangyari yon sa kanyang asawa. Kung kinakailangang isakripisyo na ang kanyang sarili ay gagawin. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon ay nag-usap muna silang tatlo bago nagdesisyon na sunsunin ang daan sa kanyang harapan. Makipot lang ang daan at hindi kasya ang sasakyan niya, kaya nagdesisyon na lang siya na maglakad-lakad paakyat sa itaas ng bundok. Mag-iingat ka bro sa babaeng yun. Mukhang hindi gagawa ng maganda. Sige, maghahanap lang kami ng ibang daan patungo sa hideout nila. Tumango na lang siya kay Gerard bago nag-umpisa ng maglakad-lakad. Napansin niyang magubat ang lugar at matataas talaga ang damo. Naisip niyang pwede nilang pagtaguan ang mga damong yon kapag naitakas na niya ang kanyang asawa. Bagay na piping na hiling niya habang paakyat sa concrete stairs patungo sa isang bahay sa itaas na bahagi ng bundok.